Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Tungkol ulit ito sa mag-asawa mga kasawi na ano ang tatlong rason bakit nagkakaroon ng tampuhan ang mag-asawa. So, rason natin mga kasawi is kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Bakit nga ba mga kasawi? Asawa kasi minsan ay nagkakaroon ng ganito na parang kailangan lang nila na protektahan yung kanilang sarili. For example, pagdating sa trabaho, tapos gumawa ang isang lalaki o isang babae ng ikatatanggal niya. Pero syempre bilang babae or Mrs. o Mr. na ayaw niyang pagalitan ng kanyang asawa, ang ginagawa niya ay tinatago na lang niya ito. Nililihim niya na lang ito mga kasawa. Hindi niya na pinapaalam sa kanyang asawa para naman hindi na siya mapagsabihan. Kumbaga, mas prinotektahan niya ang kanyang sarili kaysa sabihin yung totoong nangyari, mga kasawi. Ayaw niya na napag-uusapan. Kaya kapag nalalaman ni Mr. or ni Mrs. ang nangyari, alam niyo ba, eto ay magagalit at andun na magsisimula ang kanilang tampuhan dahil sa simpleng paglihim, mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is nais kang protektahan niya. Ayan. For example mga kasawi, ikaw naman ang nagpro-protekta sa kanya. For example mga kasawi, may nagawa kang hindi tama. Pero ang ginagawa ng iyong asawa ay pinagtatakpan ka niya kahit alam niya na ikaw na yung mali. Pero ang ginagawa niya ay hinahayaan ka lang niya, tinutolerate ka niya kung ano ang mga ginagawa mong mali mga kasawi. Tapos alam mo ba yung ending nito ay hindi natututo ang isang tao dahil alam niya na merong nagpo-protekta sa kanya kahit alam niya na talagang mali ang ginagawa niya mga kasawi. Alam niyo ba sa ganitong sitwasyon mga kasawi, kapag once na tinotolerate natin yung mga asawa natin, hindi ito nagiging maganda sa paningin ng ibang tao. Kaya minsan ikaw yung napapagsabihan ng pamilya mo. Ang ending ay nagkakatampuhan ang mag-asawa nang dahil lang sa pananakit mo sa iyong asawa mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo, mga kasawi, ay nais protektahan ang inyong relasyon. For example, mga kasawi, kahit na may babae si Mrs. or kaya si Mr. Tapos alam mo ba, eto ay tinatago lang nila na hindi dapat malaman or malaman ng pamilya mo. Pinagtatakpan nyo ang isa't isa kasi ayaw mo sa sarili mo na talagang malaman ng pamilya mo, ayaw mo na mawala sa'yo yung taong mahal mo. Kaya kahit alam mo sa sarili mo na mali ang ginagawa ng asawa mo is okay lang para sa'yo. Kasi nga nabuo ang inyong pamilya at maayos ang inyong relasyon na kahit alam mo sa sarili mo na talagang hindi na tama at alam mo sa sarili mo na talagang may mali na sa inyong relasyon. Ang ending, kapag nalaman ng pamilya mo, magugulat ka na lang, papagalitan ka, pagsasabihan ka, at syempre ikaw naman para hindi ka, ayan, masaktan, ikaw ay anuhin mo yung asawa mo, aawayin mo na hanggang sa nagkakaroon ng ganito na pagtatampuhan ng mag-asawa. Kumbaga, sa maliit na bagay ay nagkakaroon ng lumalaki kasi sa inyong kanya-kanyang pagtutolerate sa isa't isa, mga kasawi. Yan lamang po yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi yung tatandaan, sa mag-asawa, hindi naman talaga nawawala ang tampuhan. Tayong mag-tolerate ng mga maling gawain ng mga asawa natin. Kasi kapag once natin na tinutolerate ang mga ganitong gawain mga kasawi, alam nyo ba, hindi siya matututo sa kanyang pagkakamali, hindi siya makakabangon sa kanyang ginawa. At higit sa lahat, ang pangit pa neto, ganun ka na rin. Kasi tinolerate mo ang asawa mo instead na ikaw na mismo ang mag-a-advise sa kanya kung ano yung mga bagay na dapat gawin niya at ikaw dapat ang mismong tutuwid sa kanya sa mga maling gawain ng asawa mo mga kasawi. Ang ending, hindi talaga kayo tatagal kasi maling-mali pa lang sa umpisa pa lang ng inyong relasyon, mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.